Yolanda. Isang kalimidad ng magupit sa dako ng Kabisayaan. Sumira ng milyong-milyong halaga ng mga ari-arian. At kumitil ng libo-libong mga buhay. Sa mga pagkakataong nababalot ng takot ang puso at ligaya'y napapalitan ng kalumbayan, pag-asa ay napapawi. Galit ang namumutawi. Bakit ipinahintulot ito ng Diyos? Bakit nagkaganito? Nagumpisa ang lahat sa isang normal na araw. Sa unang tingin, maganda ang panahon. Dama ng tao ang init mula sa sikat ng araw na nararamdaman nila sa kanilang mga balat. Lumpia! Bili na kayo! Si Junjun, isang masipag na bata. Umagang umaga pa lang, nagbebenta na siya ng lumpia para maitaguyod ang kanyang pamilya. Sa dami ng magagaling na tao sa mundo, sa kanya ako talaga pinaka humahanga. Kung iisipin, ang batang kagaya ni Junjun ay dapat nasa paaralan pa yan, nag-aaral, o di kaya naghahanda na para sa bagyo. Pero dahil maaga siyang naulila sa ama, siya na ang tumayong padre de pamilya, lalo na yung po ang kanyang ina. Oh, Junjun! Ang aga mo ngayon! Oh, siya! Pabili ulit ako ng lumpia mo. Lumpia? Pwede ba ako magtanong? Sige. Bakit ang daming binibili ng mga tao, kuya? Hindi mo ba alam, Junjun? May paparating na bagyo bukas. Kaya kung ako sa'yo, hindi muna ako mag-ikot-ikot at magbenta ng lumpia. Maghanda kayo. Naku, baka mahirapan kayong lumikas niyan. Bagyo? Ang ganda-ganda ng panahon, kuya. Tsaka kung hindi ako magbebenta ngayon, wala kaming kakainin mamaya. Dapat, naubos ko muna itong mga lumpia ko para may maiuwi ako. Sorry po, ma'am.
Aling Nida, ito na po pala yung lalagyan ng lumpia. Ano, Junjun? Naubos na ng lumpia? Pasensya na po. May inapong binta ngayon. Karmi ka nalang din rin nakakaubos. Lugit at negosyo yun eh. Aling Nida, yung sahod ko. Naaro ka pa? Lugi na nga ni! Layas! Dahil hindi sapat ang kinikita ni Junjun sa paglalako ng lumpia, kinakailangan pa niyang pumasok sa iba't ibang klase ng trabaho. Papalita daw medical. Madual. Lahat na kinikita ni Junjun, bunga ng pagod at pawis, ay para lamang sa kanyang pamilya. Thank you.
Nagtatagas ka pa? Kuya, ayaw gan. Report na. Ang linis. Puro malinis si Silvio. Kape ni Yu, may kwarto pa ito. Man. Maan pa kung nagsinadigyan ng mga tao. Wow, ang parasay mo. Okay, tapusan natin niyo. Tama na! Mata! Napakabata pa ni Junjun para makaranas ng mga pagsubok sa buhay. Pero gayunpaman, pinipilit niyang maging malakas para sa kanyang mga kapatid. Siya ang pag-asa at sandigan ng kanilang pamilya. Kahit kailan ay hindi siya pwedeng manghina. Mangay kasi ko taklobanon ni an DYTZ. Ini an iyo kaugop ng sangkay Nelson. No? Ayon sumala. Han datosan pag-asa buwas na po an landfall han super typhoon Yolanda. Dire dapat naton inigin mamaliit no. Kailangan na naton maghiandam no. Mamaghirot ngan mag-evacuate na ha mga evacuation center naton ginyakan na gin abiso na gihapon ang aton local government, no? Sangkay, Alex, ano ba aton datos dili para Super Typhoon Yolanda? Super Typhoon Yolanda ang pinakamakusog nga bagyo ha bugos ng kalibutan in malanfall ha Eastern Visayas ha magahon hit Nobyembre 8. Impapagandam ang mga taga-Leyte ng Samar hininga umarabot nga bagyo labi na ang mga naokoy harani ha kadagatan. Yeah.
bata. Breakfast is served. Yeah. Ready ka na, ha? Oh, ayo dyan. Ready na, oi. Sige, muna. Panibagong araw. Panibagong pagkakataon na naman para kay Diokresyo na makatulong sa kapwa. Pero ano kaya ang kanyang matatanggap sa paggawa niya ng mabuti? Ano kaya ang makukuha niyang kapalit sa paggawa niya nito araw-araw? Hindi siya magiging mayaman, hindi rin siya magkikilala ng mundo. Bawang gawa lamang at walang hinihintay na anumang kapalit. Basta alam ni Diokresyo na ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalaon ng mga kaarawan. Kaya kahit munting kabutihan sa kapwa ay pilit niyang ginagawa dahil naniniwala siya na habang may panahon pang ibinibigay ang Diyos sa mga tao ay dapat tayong matuto na gumawa ng kabutihan. Ang daming mabubuting tao sa mundo, no? Isa na dyan si Manong Diokresyo. Maawain sa kapwa, mapagmahal sa kanyang mga anak, at higit sa lahat, may takot sa Panginoon. Diyan ay mahiya mo. Uturuhay niya. Gusto ko yan, uturuhay mo niya. Hello, lovely. Okay ka lang ba? Wala lang. Gusto ko lang marinig yung boses mo. Miss na kasi kita eh. Tapos kasi pa ngayon dito sa Amerika. May work pa ako mamaya.
Oh, narinig mo na. Tapat na ba yun? Aga mo ngayon. O siya, pabili ulit ako ng lumpia mo. Lumpia? Pwede ba ako magtanong? Sige. Bakit ang daming binibili ng mga tao, kuya? Hindi mo ba alam, Junjun? May paparating na bagyo bukas. Kaya kung ako sa'yo, hindi muna ako mag-ikot-ikot at magbenta ng lumpia. Maghanda kayo. Naku, baka mahirapan kayong lumikas niyan. Bagyo? Eh, ang ganda-ganda ng panahon, kuya. Tsaka, kung hindi ako magbebenta ngayon, wala kaming kakainin mamaya. Dapat, maubos ko muna itong mga lumpia ko para may maiuwi ako. Ano itong nakikita ko sa Facebook mo? At talagang pinapangalandakan mong nangaliwa ka, lovely? Parang awa mo naman. Isipin mo mga anak natin. Bakit mo nagawa to sa amin? Hindi na nga kita mahal. Hindi mo ba naiintindihan yon? May iba na akong mahal, Diokresyo. At wala na akong pakialam kung anong sasabihin ng ibang tao. Hirap na hirap ako dito sa Amerika. At si Joseph lang nagpapasaya sa akin. Lovely, may apat tayong anak. Di ka ba naawa na lalaki silang walang ina? Kung nasa puso mo pa ang salita ng Diyos, alam mo, nakasalanan yung ginagawa mo. Dinadaya mo lang sarili mo, Lovely. Tanggapin mo, Diokresyo, na mag-isa ka na lang. Magpa-file ako ng divorce. Maawa ka, Diokresyo. Kung talagang mahal mo ko,
Pakawalan mo na ako. Lovely. Alang-alang sa ating mga anak. Parang awa mo na, please. Bumalik ka na sa Tacloban. Lovely. Miss ka na ng mga anak natin. Miss na... Lovely? Lovely? Lovely! Lovely! Matinding pagsubok ang dinadanas ng taong ito. Pero, bakit nagagawa pa rin niyang maging isang napakabuting tao? Maupay! Oh, mga anak, kumusta kayo? Oh, nandito pala si Hope. Pa, nandito ka na pala. Duman lang dito si Ate Hope. Ah, mabuti naman. Pa, mabuti. Andito ka na. Ano po yung dala? Ah, syempre, syempre. Yung mga paborito ninyo. O siya, mga anak. O, kain na tayo. Hope, halika na. Kain ka na rin. Ako lang po, madam. Ano po ako? Alis na po ako. Baka nandun na po si Mami. Ah, sige. Ikaw bahala. O, ingatan ka na wa. Bye, Ate Hope. Bye, Ate Hope. Natanawa. Pa, si Mama pala. Nakausap niyo na po ba siya? Hindi kasi siya sumasagot sa mga tawag namin eh. May bagyo pa naman bukas pa. Hindi ba siya nag-alala sa atin? Eh, baka busy lang yung mama ninyo. Alam niyo naman yung trabaho niya, di ba? Sigurado, nag-aalala din yun sa atin. Saan ba mauli, Mama pa? Dapat magkaurupod kita kay may maabot na bagyo. Uuwi din yung mama ninyo. Tsaka, huwag kayong mag-alala. Andito si Papa. Kahit anong mangyari, di ko kayo papabayaan. Dito ka lang pa! Natatakot ako! Ayaw ka may magmayain pa! Aming aawitin ang bibig at dalangin, amay payapain ang aming damdamin. Hirap at panindim inihabilin, puso't isip ay iyong ipuin. Oh.
natin ang ibig at dalangin. Ang may payapain ang aming damdamin. Hirap at panindim inihahabin.